Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like and share na din po. So for today's video guys, ang topic natin ay about spider plant. So alam ko marami sa inyo yung nakakaalam ng halamang spider plant. Ito po yung spider plant. So, ang ipapakita ko sa inyo guys ay dalawang variety. So, ito yung una. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung green niya ay nasa gitna and yung variegation niya ay yung nasa gilid. So, ayan siya. And yung pagka-variegation nito guys ay pare-parehas lang yung kanilang pattern. So, ganito siya. Ayan. Ayan. Ito po yung unang variety. Tapos, yung sunod ay ito. So, nakalagay lang siya sa, ano ha, sa seedling bag guys kasi binibenta rin po namin ito. So, ito yung pangalawang ano. Yung puti naman niya ay nasa gitna. So, kung mapapansin nyo, yung gilid niya ay panay green lang. So, ayan. Itong si spider plant guys ay kung magpaparami tayo, pwede tayo magparami sa pamamagitan nito. So, ito, yan. Ayan siya. So guys, ngayon, si spider plant po ay isa sa mga nominated or isa sa mga napili na best air purifying plant. So ito siya, isa lang si spider plant sa air purifying plant pero meron tayong mga aglonema. So ilan lang po yun. Tapos, mas maganda pong ilagay ito sa loob ng ating bahay kasi si spider plant ay tumutulong para ma-lessen or absorb niya yung mga dust or yung mga maduming hangin na nandun sa ating loob ng tahanan. So, ang unang-una, saan ba natin dapat ilagay si spider plant? So, guys, si spider plant po ay indoor plant or nabubuhay siya sa bright and direct sunlight. Sila po ay sensitive sa direct sunlight na sobrang mainit kasi kapag sobrang mainit po ay nagkakaroon sila ng ganito. Ayan. Itong mga brown, ano na to, brown tips or yung mga brown ng dulo ng halaman, yun po ay gawa ng nasosobrahan sila sa sikat ng araw. And isa pang reason kung bakit nagbabrown po yung mga dulo ng ating dahon ng spider plant ay dahil nagkukulang tayo ng pagwo-water sa kanila kasi si spider plant po ang gusto niya ay yung laging moist yung kanyang soil. So, iiwasan po natin na matutuyuan sila ng soil. Kasi kapag natuyuan po sila ng soil, ang tendency po nun ay magkaka-brown nga po yung dulo ng ating ano, dahon ng spider plant. And isa pa, parang umiikom po sila. So, ganun. So, si spider plant po, bukod sa air purifying plant, siya ay isa din sa pinakadaling halagaan, lalo na yung mga bagong plantito and plantita or yung mga plant parents. So, isa rin po ito sa daling alagaan. So, ayan. Kung tatanungin niyo po ako kung paano ba magpropagate kay spider plant, so kapag magpropagate po tayo, make sure na meron ng ganito. So, si spider plant po kasi ay may pinakang parang ito o tangkay or kung sa spider ay web. So, ayan, kapag magpaparami na tayo, guys, diretso buhay na to kasi meron na siyang madaming ugat. So, gugupitin lang natin siya dito and dito. So, wag natin isasagad, guys, ng paggupit dito sa dulo. Kasi kung nakikita nyo, ayan, et, kung nakikita nyo po ay ito, oh, meron pa rin siyang bagong papasibol na, ano, na spider plant na pwede nating padamihin. So, ayan siya. Gugupitin nyo lang po ito and direct na natin sa soil or pwede rin naman po natin silang ilagay sa water. Basta po kapag maglalagay tayo or magtatanim tayo sa water, make sure na yung water natin ay papalitan natin ng kahit isang beses sa dalawang linggo or isang beses after 3 weeks. So, para maging healthy rin guys yung ating spider plant, dapat yung soil na paglalagyan natin sa kanila ay hindi katulad nung maclay. Kasi kapag maclay, hindi sila makaka-absorb ng
enough water. So, lalong-lalo na kasi si spider plant ay gusto ng laging moist yung kanyang soil. So, po pwede po tayong gumamit ng loam soil. Pwede rin po tayong gumamit ng mix ng garden soil and cocopeat. Ayan. Pwede rin po tayong gumamit ng garden soil and rice hull. So, alin man dun guys, basta may halo yung ating garden soil ay okay na. So, ayun. Tapos, kung wala naman kayo guys ng rice hull, kung meron po kayo or kayo ay katulad namin na nasa probinsya, so, usong-uso sa probinsya yung nagsisiga or nagtatapong ng mga tuyong dahon and nung ibang basura. So, mas maganda pong i-gamitin natin yun na soil mix sa ating halaman. Yung ano, diba, sunog na yon, masusunog kasi yung soil doon and yung mga tuyong dahon. So, magbibigay din yun ng nutrients or mas matabang lupa po yung makukuha natin doon sa pinagsigaan or doon sa tapungan kung tawagin. Maganda rin po yun kahit sa anong halaman na ating itatanim. So guys, tapos na tayo kung saan ba natin or lang soil mix sa ating spider plant. Tapos na rin tayo kung saan dapat natin siya ilagay. So ngayon, doon naman tayo sa kanyang pagdidilig. So sinabi ko kanina na si spider plant ay ayaw nang natutuyuan yung kanyang soil. So ang gagawin natin guys, bago tayo magdilig, so hindi po advisable na araw-araw magdilig kay spider plant, lalo na po kapag nasa loob ng ating bahay. So, kapag si spider plant po ay nasa bright and direct sunlight, so, natotolerate po niya yung everyday na dilig kasi may tumutulong sa kanyang araw na mabilis matuyo yung kanyang soil. Pero kapag nasa loob po ng bahay, malilesen po yung pagdidilig natin kasi kapag nasa loob ng bahay, mas mabagal matuyo yung soil nila kasi yun nga, walang tumutulong sa kanilang sun para mas mabilis na matuyo yung kanilang soil. So ayun na, magdidilig na tayo. Para po natin maiwasan yung pag-overwater and yung pag-root rot ng ating halaman. So yun lagi kong sinasabi, i-dip natin yung ating daliri ng 2 to 3 inches sa soil and kapag slightly dry na siya, isa yun indication na pwede na tayong magdilig. Pero kapag yung ating daliri ay may mga soil na sumama nung dinip natin, isa rin yung indication na hindi pa tayo magdidilig kasi moist pa talaga or basa pa talaga yung ating soil. So kung ayaw nyo naman pong mag-dip ng ating daliri and kung meron kayo ng equipment na to, yung moisture meter, mas maganda po yun kasi sasabihin niya kung po pwede na natin siyang diligan. And isa pa, sinasabi din ng moisture meter yung pH level ng ating soil. So mas maganda ay mag-invest na rin po tayo sa ganong equipment. So kung gusto niyo pong bumili, meron pong nabibili sa Shopee and sa Lazada. So guys, kung ilalagay natin sila sa loob ng ating tahanan, hindi po pwede na buong isang linggo ay hindi man lang natin siya paiinitan ng morning sunlight. So maganda rin po kasi na naiinitan na sila ng morning sunlight kasi mas sumisigla sila. Kasi kapag pinatigil natin sila ng matagal sa loob ng ating tahanan, ang kakalabasan po nung ating halaman ay kung sa tao ay putlain, ayun, and katulad din po nung sinabi ko kanina na yung dahon nila ay parang mag-iikom na ganito and magkakaroon din ng mga brown tips. So ayun po. Tapos guys, kung ilalagay din natin sila sa loob ng ating tahanan, iwasan natin na dun sila ilalagay sa nabubugahan ng aircon kasi karamihan sa halaman o ilan lang dun sa halaman yung nabubuhay sa may aircon. So ilalagay natin sila sa humid na temperature. So ayan. Kung maaari sa may bintana, pero hindi naman yung natatamaan talaga sila ng sobrang mainit. Pero isa rin tip guys, kapag maglalagay tayo ng halaman, mas maganda po sa parteng silangan ng ating loob ng tahanan. Maliban sa air purifying siya, so kapag sa silangan kasi ay sinasabi nila na direksyon ng yaman. So doon natin sila ilalagay. Kung kayo po ay naniniwala, pero kung hindi naman po ay okay lang din naman po kung
kahit saan nating lugar sila ilagay, basta nabibigay natin yung kanilang pangangailangan na sikat ng araw or yung liwanag. So guys, kung ano naman, isa pa rin tanong, kung pwede bang maglagay ng fertilizer kay spider plant? So po, pwede naman po tayong maglagay ng fertilizer kay spider plant. Pero hindi po necessary na lagi po tayong maglalagay. So kung ano, yung lagi kong sinasabi guys, kung kayo ay laging nanonood sa akin, yung osmocot po ay isa ring magandang fertilizer sa ating halaman. So, hindi po ibig sabihin na kapag naglagay tayo nito ay next week maglalagay ulit tayo. Kasi si spider plant naman ay hindi ganun kalaki yung pangangailangan ng fertilizer. Basta ibibigay lang natin sa kanya yung tamang soil mix. So ayan, kung yung ating halaman sa pinaglalagyan ay gumaganda, kung maaari po ay wag na po natin silang ilipat-lipat. Kasi kung saan natin nakita na gumaganda yung ating halaman, doon na lang po natin sila ilagay. And kapag nasa loob po ng ating tahanan yung mga halaman, kahit anong halaman po, kahit hindi po itong si spider plant, mas maganda po na i-rotate natin siya kahit isang beses sa isang linggo para maging equal po yung tubo ng dahon nila. So guys, kung maglalagay tayo ng fertilizer, maganda rin yung organic fertilizer guys sa ating mga halaman, kahit anong halaman. So isa sa organic fertilizer guys ay yung hugas bigas. Kung hindi nyo pa po napapanood, may ginawa akong vlog na about or kung paano gamitin si hugas bigas. Ayan, mas maganda po yun. Isa rin kagandahan nun ay hindi na tayo gagastos or hindi na po tayo bibili ng mga fertilizer. And kapag nagsaing tayo, so ipunin lang natin yun guys. Mas maganda na po yung pandilig sa ating mga halaman. Isa yun sa nakakapagpalago and mabilis po lumaki yung ating halaman based on our experience po. So ayun guys, halos nasabi ko na po lahat. So kung magpaparami tayo and ang gusto natin ay yung mga bushy or malalagong spider plant, so po pwede po tayo katulad nito. Ayan, diba may dalawa siya? Pag kinat natin yan, isa, dalawa, so pagdadalawahin natin, pag itatanim po natin siya sa paso, ay pwede po tayong kumuha ng isang paso. Tapos mga limang piraso po ng ganito ang pagsamahin natin sa isang paso, siguradong mas mayabong po yun kasi limang puno sa isang paso. And mabilis lang din naman pong mag-produce ng dahon si spider plant. Ayan. Maganda po ito ring pang-accent sa loob ng ating tahanan. Isa pa, hindi siya fake, hindi rin siya nag-iipon ng mga dust. Kasi siya yung nagpo-purify or naglilinis ng hangin sa loob ng ating tahanan. So disclaimer lang guys, hindi po ako expert. Yung mga sinasabi ko po ay based lamang sa aming experience and based lang din po sa aming research. So, si spider plant po talaga ay isa sa best air purifying plant na nire-recommend ni NASA na magkaroon tayo sa ating loob ng tahanan. May natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching. Bye!